at yung ating pong problema ay nasolusyonan na. Yung magnanakaw ng brief, magnanakaw ng medyas, tinidor, sabon, at kung ano-ano pa, nailigpit na natin. At marami pa, nailigpit na natin silang lahat. So ito, problem solved, mission accomplished. Hello, hello, once again, here is your Ifugao Cowboy for Labinon Tribe TV. And once again, I wanna say you are all... Ay, nako! Hello, hello, once again, here is your Ifugao Cowboy for Labinon Tribe TV. And I'm here to... Nako. Take two, take two. Ay, hirap magsalita ng English. Okay. Oh no. Hello, hello. Here is your Ifugao Cowboy for Labinon Tribe TV. And once again, I wanna say all of you. Ay, hirap mag-English ah. Okay, once again, my friend. Oh, hello, 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 hello again everyone, and welcome to my YouTube channel, Labinon Tribe TV. And here is your Ifugao Cowboy. It's okay? So, sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano iligpit ng maayos yung mga nahuling daga nitong ating pong ginawang bitag. Kung maalala ninyo, sa akin pong naunang video ay gumawa po tayo ng isang mousetrap. In my last video, I have showed or we have made a primitive mousetrap to control our mouse here in our house. So, malaki po yung hinarap nating problema kaya inilabas natin itong makaluma na bitag para sa daga. Ito ay namana pa natin sa ating pong mga ninuno, yung mga tao, yung ating pong ninuno na gumawa noong Banawe Rice Terraces. Yan. Yan po sa may parteng Ifugao. So, ito, abangan ninyo at pagmasdan mabuti kung paano po natin iligpit ng tama yung manahuli po ng ating pong bitag. Lalong-lalo na sa ngayon, na meron po tayong kinakaharap na pandemya, kailangan po natin maging maingat. Okay? So, naganda tayo ng ating face mask. So, ito po ay kapag ka nakita natin na may nahuli yung ating pong bitag, ay huwag po natin agad-agad na pupulutin o ano. Meron tayong itong rubber gloves. Yan. Kailangan po natin gumamit yan. Meron po tayo ngayon yan kasi panahon ngayon ng ito pong pandemya. Pero nung araw, kahit wala yan, kahit pulutin na lang ng basta, itapon doon sa okay. So, ayan. Lalaki yung ating mga daliri kaya pero okay na yan. Yan. Okay. So, meron tayong inihandang supot. Supot po yan para paglalagyan natin ng itong ating huling daga. So, yan. So, ayan po mga kaibigan. Yan yung butas nila. So, marami na kasi tayong nahuli. Ito na pinakahuli na nahuli natin. Doon sa ibang mga parte, doon sa kwarto, doon sa ilalim ng kama, meron tayong mga nahuli doon. Ngayon ay nilapit natin dito sa butas, baka meron pa tayong natitira. Yan. Meron na nga. Meron tayong nahuli. Yun ay ipapakita ko ngayon kung paano ililigpit. Yan po yung ating bitag. Yan. So, tingnan ninyo.
para naman na maging malinaw yung gamit nitong atin pong bitag na ginawa. So ayan po, ito yung ating bitag at ito yung kanyang pabigat. Okay, papakita ko ulit sa inyo kung paano natin, kung paano nangyari. Kung paano nangyari na meron siyang nahuli. Okay, so ikakasa natin ulit ng kuwan, bagya. Yan. Ito po yung ating pain. Meron pa siyang pain. Okay. So, ganyan siya. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung nangyari. Kakasa natin ulit para kuwan. Yan. Tataas lang natin siya. Ganyan. Lagyan natin sa taas para kuwan. Okay. Yan. So, ganyan siya. And then, lagay natin yung pin dito. Yan. So, kung makita ninyo ay talagang maliit lang yung pinaka-lock ng pin niya. Okay, ito. Maliit lang siya. Maliit lang yung nakasabit. Okay. Kaya, ang mangyayari dyan, ganito. Tingnan nyo mabuti ha. Pagkaamoy nung daga doon sa kuan, na pagkalabas niya ng butas, naamoy niya yung pain, syempre takam na takam. Papasok yan dito. At kakagatin yung pain doon sa dulo ng ating pong pin. Nakatali yun kaya kuan. Pagkahila nung daga kasi kagatin niya, hilahin niyang ganun, matatanggal ito. So tingnan niyo ha. Yan. Yan. Yan na. So, ibig sabihin, yan, naipit na siya. Kaya kita niyo na yung buntot. Ngayon, ganyan siya magtrabaho. Ito po naman yung ating dating kinagamit na bitag screen. Pumapasok siya dyan, and then pagka nagsasara, makukulong siya sa loob. Ang problema dito, kung minsan, nabubuksan nila ito. Siguro yung ibang kuwan pagka kuwan dyan, bubukas. Kaya nauubos yung pain sa loob at sila'y nakakalabas. At kung naabutan man, naabutan man namin na nandyan na sa kulungan, problema mo rin kung paano mo siya huhulihin. So pagka bukas mong ganun, yan, kabukas mong ganun, tatakbo na siya. Problema mo pa nahuhulihin. So, yan. Kuminsan, pagka hindi mo naagapan, pagkabukas mo nito, halis na. So, naging problema yon. Kaya, ito, wala na. Kumbaga, pagka kuha mo siya, pag nahuli na siya, ay talagang mamamatay na. So, okay. Ito naman yung kung paano natin kukunin ng maayos yung mga nahuli. Okay? Meron po tayong gloves para okay. Tanggalin muna itong pabigat. Tanggalin yan. And then, ihanda natin itong supot. Ihanda natin yung supot. And then, itaas natin yan. O, yan na. Malayo muna natin. Ayan na siya. Oh no! Nandyan na. Yan na yung nakuhang daga. Nahuli. Ayan. So, ayan. Kasi pagkahila niya rito, ay maiipit na siya. Kasi babagsak na yung ating bitag. Okay. So, ganyan. Para safe yung atin pong pagkuha ay isupot natin yung ating kamay. Okay? Isupot natin dyan. Isupot natin sa loob. Yan. And then,
Pwede na natin siyang hawakan. Yan. Okay? Tapos, yan. Isasarado na natin yung supot. Okay? So, this is now ready for disposal. Just close it a little and then it's ready for disposal. Maybe in trash can, but for me it's good if we will bury or we will bury in the ground, because this are also good for fertilizer. Okay, so ayan, pagkalipas nating mailigpit, ay balik natin ulit yung ating pong bitag. Okay, just bring it back. And then we will put it ready again, waiting for another attack. Ihanda lang natin siya para handa lagi, baka mayroon pang lalabas dyan mamaya, ay sigurado. Yan. So, okay. That's it. All. So, i-dispatch na natin yan. Huhukay natin sa likod. Tanggalin yung supot kasi para ma-decompose. So yan. Ganda kasi pagka walang supot para ma-decompose agad. Yan. For decomposition. At pagkalipas ng ilang mga buwan, ay pwede nating ukayin ulit. Pwede nating kunin yung lupa dito. Dispatch na natin yung daga. Kaya ito yung ating pong malunggay. Pagkalipas ng mga ilang buwan, kukunin natin yung lupa doon, papataba natin dyan para masaya naman siya. Okay? Okay, thank you for watching and here is your Ifugao Cowboy. Stay safe. At sa mga nagsusubscribe dyan, magsubscribe na kayo kung ayaw ninyong dalawin kayo nung ating pong ng mga kasama nun, ng ating pong nabitag. Okay. So, ayan. Nidispatch na natin yung nahuli nating daga. Pagod ako ron ah. So, ganun lang po ang gagawin natin. Kung ating pong ihuhukay sa lupa, ay mapapakinabangan pa natin yan. Mapapakinabangan natin pong mga halaman. After a few months or one month, na-decompose na yon kasi tinanggal natin sa supot. And then, kaya din natin kunin yung lupa, gawin natin pataba. Pero kung wala kayong pag-uukayan, ay diretso na sa basurahan. Pero, balutin natin mabuti para huwag namang mangaboy. Okay? So, ilagay sa mga basurahan na nasa open na sa mga malalaking basurahan. Huwag po natin yung ilagay sa mga basurahan sa ating mga loob ng bahay kasi mangangamoy tayo. So ayan lamang po at sa mga gusto mag-subscribe sa atin pong channel, ay mag-subscribe na kayo.
baka dalawin kayo ng mga kasama nung nahuli natin. Okay, thank you, and I hope you have learned something from me. Nagpapasalamat ako sa inyo, at yung ating pong problema ay nasolusyonan na. Yung magnanakaw ng brief, magnanakaw ng medyas, tinidor, sabon, at kung ano-ano pa. Ayan, nakita na ninyo, nailigpit na natin, at hihintay na lang natin kung meron pang aataking iba. So ito, problem solved, mission accomplished. Here's your friend, Ifo Cowboy, and thank you.